Oh, hello, bless Diana. Ang bait naman. Eto naman si Lorena. Hello, oh, yun. Oh, talagang si ano to? Si Lucky. Si Lucky to? Ito si? Okay. Dali, bigyan mo sila isa-isa. Oh, bigyan mo sila. Tinatanong yung kapatid niya kung gusto daw. O si Kuya Aljor. Good afternoon. Isang napakainit na hapon, mga katuwang. Ngayong hapon, pupuntahan natin, update namin kayo sa mag-iina po ni Ate Mary Ann, yung may anim na anak, no? And tatanungin po natin kung ano na po yung naging resulta ng huling usap kasi namin, ayusin na niya yung mga papel ng bata o pupunta siya sa munisipyo para maiparehistro na po namin yung anim na magkakapatid na hindi pa po rehistrado. Walang mga rehistro, kaya hindi po sila mga nakakapag-aral sa eskwelahan, yung mga bata. Gusto po namin na maiparehistro na ngayon para makapasok po yung mga bata ngayong mga susunod na buwan sa Hunyo, no, sa pasukan. Then, mega love shout out kay Ma'am Fe Gayas Brazil of Canada. Yung tinagurian po namin sa aming team na ninang ng bayan sa dami na po ng mga naging inaanak namin dito, mga katuwang, yung mga walang rehistro pinarerehistro ho namin, din yung mga pagkasunod ng rehistro pinabibinyagan po namin. And napanood din naman po siguro nung nakatalikod na Christmas, nung magkaroon po ng Christmas party, nang umuwi po itong sina Ma'am Fe, marami po ang mga bata doon sa Christmas party. Ito yung mga nanay at tatay nandun din doon sa Christmas party po ng aming mga inaanak ni na Ma'am Pe. And then, si Ma'am Rowena, mega love shout out kay Ma'am Rowena of USA. Nagbigay po siya sa akin ng 2,000 pesos. Bili daw po natin ang mga gamit itong mag-iinakse. Nung minsan ho, pumunta ako sa kanila, may dala akong ice cream. Walang mapaglagan yung mga bata, kaya ang ginamit na lalagyan ng ice cream, mga malalaking plato. So nakita po ito, napanood ni Ma'am Rowena, kaya sabi niya sa akin, bilhan ko rin po ng gamit. Kaya bumili muna po ako ng mga gamit po nung mag-iina ng pamilya ni Ate Mary Ann. Plato, baso, kutsarita, tinidor, etc. etc. No? And kung may sukli, bigyan natin sa kanya. Si Ma'am Fe naman, nagbigay sa akin ng 5,000 pesos para magamit po sa pagpaparehistro nung mga bata. Tara. Ganit po, mga katuwang, sa ibang mga bansa, grabe yung kanilang nararanasang heatwave. Dito sa Pilipinas, sa araw na ito, hindi ako nagkakamali, dun sa nabasa ko, umabot ng 40 ang heat index ngayong araw na to, kaya sobra pong init, mga katuwang. Lagi pong magbaon ng tubig sa mga lalabas ng bahay, lalo sa mga nagkakaedad na mga lolo at lola, mga senior citizen. Grabing init. Oo, tahimik ang bahay. Nasaan kaya sila dito? Tao po! Tao po! Oo, kumusta ka, Aljor? Ah, oh, bakit ikaw ang nag-aalaga din sa kapatid mo? Tapos yung tatay, tapos mama nasa bundok. Nasa bundok yung mama at papa mo? Grabing init. Sobra. Pasok na ako, ha? Sige pa. Saan yung mga kapatid mo? Natutulog ba? Sobrang init. Ha? Natutulog ba? Sobrang init. Siya nga, oo. Grabe talagang init. Tama yung ginawa mo. Huwag mong palabasin ng bahay yung mga kapatid mo.
Kapalit nito, syempre, ubo at sipon. Ano? O, kumusta na pakiramdam mo? Okay na mo po. Okay na? Di ka na maputla? Di ka na inaatake ng sakit mo? Di na mo. Yung vitamins mo, okay pa? Very good. So, si mama at papa mo, nasa gubat, nasa bundok. Yung nag-atawag doon, tawag doon, nagkukuha ng uling sa balon, tawag doon? Naghahakot. Grabing init doon. Tulog yata ang mga bata. Kanina pa ba sila tulog? Hello, bless Diana. Ang bait naman. Eto naman si Lorena. Hello. Talagang si ano to? Si Laki. Si Laki to? Ito si? Okay. Diana, si Liit, ano? Si Lorena, tapos ito si Malgerbert. Yung isa. Ana po. Si John Evan. Oo, nasaan na 'yon? Ano? Kasama po nila papa. Kasama sa bundok, sobrang init, Diyos ko, grabe. Grabe. Tapos behave ang mga bata. Kasi may dala ako dito. Yung hindi mag-behave, yung hindi maglikot, ha? Yung hindi makulit, bibigyan ko ng paboritong Ano 'yan? Ha? Ano 'yan? Ano 'to? Ano 'tong dala ko? Ano 'to? Ano 'to, Diana? Ano 'to? Ha? Ano to? Ayan. Oh, mamigay ka, bigyan mo sila isa-isa, Diana. Dali, bigyan mo sila isa-isa. Oh, bigyan mo sila. Tinatanong yung kapatid niya kung gusto daw. Oh, si Kuya Aljor. Nakaterhan mo yung isang kuya mo. Sino nga yun? Bubay po. Yan. Ayun, si Kuya Aljor. Ito, hindi pa naman ito kumakain. Ano? Oo. Ayan, tapos. Uy, hugasan muna, ha? Bago kagatin. Mamaya na. Ay, kinagat na nila. Ay, hugas muna. Madumi pa yan, ha? Madumi. Hugasan muna. Dali, hugasan. Dali, hugasan. Hugasan nyo na. Ang bilis naman na hugasan. Ha? Ano? Dali. Okay. Masarap. Ha? Masarap? Lorena? Ha? Aling masarap? Tinapay o apple? Ha? Apple. Sinong gusto ng tinapay? Taas ang kamay. May dala akong tinapay. Sino? Sino may gusto ng tinapay? Taas ang kamay ng may gusto? Wala nang may gusto ng tinapay. Apple na lang talaga ang gusto. O, mamaya, pagkatapos nyo, may merienda kayo, ha? Ano? Tapos, eto pa. Yan. Okay ba sa inyo yon? Parang hindi na makapagsalita ito. Hindi na makapagsalita. Aljur itong mga bata. Ayan. Pagkatapos nyo, may tinapay kayo, ha? Amen po. Amen po. Tapos, nung huling punta ko rito, nakita nung mga nanonood sa atin na wala kayong plato. Kasi yung ice cream, inilagay nyo sa, anong tawag doon? Malalaking plato ba yon? Wala kayong lalagyan ng ice cream, wala kayong gamit. Sabi nga ni Aljur, di ba? O, ngayon, bumili ako Aljur. Ito Aljur, may pitsil kayo, may basa doon. Lalagyan ng ice cream yun, pwedeng lalagyan ng ice cream.
nasa loob ng pitil. Hindi nyo na ilalagay sa plato ang ice cream. Tapos, baso. Yan, para hindi na kayo naghihiraman ng baso. Tapos, plato pa. Ayan. Tapos, ito pa. Kutarita at tinidor. Ayan. Oh. Hindi na kayo maghihiraman, ano? Ha? Hindi na maghihiraman ng baso at plato. Oh, ayan. Mahala ka na aljor niyan, ha? Ha? Oo. Salamat pa. Meron na kaming gamit sa kusina. Na po kayo maghihiraman ng gamit. Mm-hmm. Minsan po kasi mauna sila magkain at hinihintay pa po namin nila mama yung plato na para po makakain kayo. Kayo naman ang kakain. Mm-hmm. Okay. So ngayon, hindi na ano? Mm-hmm. Pag-iisa na kayong ano dyan, plato, kutsarita, tinidor, baso. Tapos may pitil pa kayong dalagyan ng ano? Tubig at talagyan ng ice cream yun o nasa loob, ano? Oo. Nud na punta ko. May thermos ba kayo? Wala. Wala? Mm. Oh, sige, takatakuri, ano? Yung initan ng tubig, ano? Mm. Okay, so sunod na punta ko yun. Ang dadaling ko sa inyo, ano? Ha? Bihin mo kay mama at papa mo, ano? Galing ako rito. Yung andala ko, ano? Para sa sunod naman yung thermos at takuri, ano? Okay. Mm-hmm. Masaya ba kayo? Ha? Parang hindi. Parang hindi ko halata na masaya si Lorena. Hirap na hirap magsalita sila. Ikaw, Diana, masaya ka? Papa. Uy, very good. Napakainit ng panahon natin ngayon. Huwag kayong maglilikot sa labas, ha? Hindi kayo maglalalayas, ano? Sino ang naglalaya sa labas? Ha? Sinong natulog? Sinong natulog? Tasan ka ba yung natulog? Oh, talaga. Ang galing naman ni Lorena. Natulog daw siya. Eh, si Diana natulog? Hindi. Ha? Hindi? Katingin lang sa akin, Aljot. Natulog naman, natulog naman. Puntahan ko kung mapupuntahan ko dun sa gubat. Sila ano kung saan ko mapuntahan sila ano para makausap ko si mama mo at si papa mo ano Aljur ano 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 sino buboy kuya buboy oh sabi mo kuya yan kuya buboy oh yun basa basa hello buboy magagaling basang basa ka tingin po ng uling. Nagtingin ng uling. O bakit basang-basa ka? Ay, nagligo po. Nagligo na tuloy. Ay, kapasok ka. Pasok, pasok. Ay, merienda ka muna doon, ha? Apo. Alis na ako siguro, ano? Hanapin ko sila doon, ha? Saka po, si ano po, si Papa kanina pa po yung nasa bukid. Si Mama po. Bundok. Si Mama po na sunod na pagkatanghalian. Dadaan pa daw po yung kalahati dyan eh. Ah, okay. Ah, sige. Hanapin ko dun, ano? Daanan nyo, tingnan nyo muna. Okay na. Look, kay nanay Janet, ano? Okay. Okay. Alis na muna ako, ha? Merienda na, ano? Buboy. Mama mo? Mama ninyo, ano? Doon kina Nanay Janet, ano? Para makausap ko. May pag-uusapan kami ni Nanay ninyo, ni Ate Mary Ann. Ha? Okay. Bye-bye na, bye-bye. 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 Amat po. Amat po. Ay, tubig. Amat po. Alis na ako. Buboy, umbahis ka na. Basang-basa ka. Salamat po. Basang-basa ka. Babay na, babay. Bye-bye. Bye-bye. Tayo na, alis na tayo. Tayo natin si Ate Mary Ann. Sobrang init. Grabe, oh. Grabe.
Ni Ate Janet, dito tumutulong-tulong itong si Ate Mary Ann. Opo. Good afternoon. Good afternoon po. Kumusta kayong dalawa? Ayun po, nag-aaralan. Oo, sipag naman itong dalawang ito ni Ate Janet. Ni Nanay Janet, ano ginagawa mo? Nagluluto po ng barbecue. Ah, ba-barbecue nyo yan? Iyo po. Ito pala yung sinasabi ni Ate Mary Ann na madalas daw siya rito nagtutulong-tulong dito kay Nanay Janet. Apo, kanina po naglako po ako ng paninda po ni Ate Janet. Oh, very good. Tama nga naman, ano? Opo. Kanina galing ako dun sa inyo. Maaga pa po. Oo, kaya nga. Sabi ni Aljur, puntahan daw kita rito, baka nandito ka. Opo. Kasi ang yung asawa mo, umaga pa raw, nasa gubat na para doon sa uling yata. Opo. Oo. Tama-tama po sila. Okay. Tama po yung anak niya. Ah. Oh, galing. Galing. Sisipag naman ninyo. Tulong na po kami. So, anong oras ka nagsimula magtinda ng barbecue? Alauna po, alas 2 hanggang alas 10 po. Alas 10 po. Ah, ang galing, galing. Very good, very good. Ito po ang kasama ko. Basta kasama mo itong si Ate Mary Ann. Mary Ann. Oo. Okay. Oo. Ate Mary Ann, kailan yung ano? Ano po? Pagsisimula nung bahay ninyo. Ano po? Nangihiram? Kailan po ako ng kalabaw. Ah, para? Para po nila. Tatayo na po namin. Ah, okay. Very good. Very good. Oo. So, hahakutin sa mula sa bundok yung mga iba pang gamit, ano? Very good. Very good. Tama po. Tama po. Oo. Iba pang materyales na wala sa gubat, bibili na lang natin sa hardware. Apo. Mga katuwang. Ate Mary Ann, punta ako dito sa iyo kasi alamin ko din sana, Ate Janet, yung pagpaparehistro doon sa anim na anak mo na hindi pa mga rehistrado, Ate Mary Ann. Anong nangyari? Ano po, kailangan pa po na makakuha po ng transfer. Transfer? Apo. Kasi transfer po, mula sa? Mula po doon sa pinanggalingan po namin. Lugar? Sa Paracali. Okay. Opo, kasi bago tanggapin ang rehistro dito sa munisipyo? Opo. May equipment okay. Po kasi masyado ngayon. Okay. Tapos po yung meron po na yung mag-asawa nasa Paracali pa po. Ha, okay. Kukunin din yun. Opo. Bago sa rehistro? Opo. Okay. Wala naman po kaming problema sa okay, ano, okay. Contract po. Okay, okay. So, ganun ang gagawin pala natin. So hindi pa tayo pwedeng magparehistro ngayong buwan. Hindi pa po. Hindi pa July pa daw. Mga July pa. Opo. Tagal pa. Tagal pa po. Tapos po, kinakailangan ko magbayad daw po kami ng registro ng bahay. Ini late registration po. Opo. Ah, late registration. Opo. Okay po. Hindi sila nagpa-registro ng bata pa. Siya nga po. Kaya po ini-late. Ganun talaga 'yun. Oh, so hindi pa tayo pwedeng magparehistro ngayon, Ate Mary Ann? Hindi pa po. Maantay pa po. By July pa daw, Ate Janet? Opo. Kailangan pang kumuha sila ng transfer, certificate of transfer mula sa barangay na pinanggalingan nila, opo. Mula sa lugar na pinanggalingan nila, papunta rito. Opo. Oh, okay. Ma-sustain po daw sila dito. Oo. Talagang hindi na sila ano? Aalis. Hindi na sila, dito na sila nakatira. Opo. Dito na sila census. Oh, okay. Ganun pala. Yung bahay nila ay... Oh. Very good, very ayaw good. Ayaw ko naman po pating umalis. Tama kasi yun. Ito na lang po yung nagmamahal sa amin. Uy, very good, very good. Nakatagpo ka ng, katulad ni Ate Janet na sobrang bait, no? Ayaw po. Hindi naman kayo, hindi naman kayo magkamag-anak, hindi naman kayo magkadugo, pero napakaganda ng pakikitungo sa inyo. Kaya po lahat ng tulong din po niya sa amin, sinusuklian ko din po ng pagtulong. Very good, po very good. Hindi po nahingi sa kanya ng kung ano pa. Very good, very good, very good. Sana dumami ang tulad mo, Ate Mary Ann, na marunong tumanaw ng utang na loob sa tumutulong sa kanya. Opo, marunong po akong tumanaw ng utang na loob. At kundi dahil po sa kanya, gutom po kami ng panahon po na walang-wala po kami. Mila ko ng mga gamit niyo ron kasi yung tumulong sa atin, makabila ko ng mga gamit niyo sa kusina. Napanood yung huling punta ko na may dala akong ice cream. Apo. Ang lalagyan ng ice cream may malalaking plato. Wala naman po. O, sabi ni Aljur, wala na daw ibang gamit. Apo. Kaya bumili ako doon.
Ate Mary Ann, kuwantawa yung mga anak mo doon. Wala naman po kasi kaming ibang gamit. Ay, kaya nga. Po. Wala sa sunod na bali ko doon, ibilin ko naman ay takuri. Yung okay. Initan ng tubig, tsaka okay. Termos, no? Wala pala kayo. Okay. Ah. Maraming salamat po kay ano, Ma'am Rowena. Ma'am Rowena. Ma'am Rowena of USA. Pinadala niya po. Malaking tulong na po yun sa amin. Ma'am Rowena of USA. Hindi na po kami mag-aano tapos, pa. Tapos si Ma'am Fe, salamatan mo rin kasi tutulong sa atin yun para sa pagpaparehistro ng mga anak mo. Apo. Si Ma'am Fe. Maraming salamat po kay Ma'am Fe kasi maipaparehistro na po yung mga anak ko. Mm-hmm. Hindi na po sila kulurong. Oo, tama. Sino sila kulurum. Oo. Pero pakiusap namin sa iyo, Ate Mary. Huwag mo nang dagdagan. Ay, hindi na po. Tama na yun, ha? Hindi po yan paalala sa akin. Oo, Ate Janet. Hindi po yan nawawala. Paalala mo ito. Hindi na po. Lagi po akong pinapangaralan yan. Mahirap po kasi magpalaki ng bata. Kaya nga. Kawawa yung mga bata. Kaya nga pagpunta ko doon, nag-aalaga si Aljur. Opo. Dito po talaga ako paghapon po. Dito na po ako nakadestino po. Ah, okay po. Very good. Nag-aaral po kasi ako mag-tirito na po. Turo ako po siya para po makapoko siya mag-tirito. Siya nga. Very good. Very good. Very good. Thank you. Walis na ako. Ate Marian, Ate Janet, ha? Opo, salamat po. Iwanan ko na yung ginagawa nyo. Opo. Galing, ha? Congratulations sa inyong dalawa. Opo, salamat po. Okay. Ha? Salamat po kay Ma'am Pe, tapos po kay Ma'am Rowena. Malaking tulong na po yan sa amin. Kasi po, makakapagsimula na po yung mga anak ko na makapag-aral. Oo, correct. Para po makapasok na sila. Hindi lang po sila pagpara... bulihin po ng mga tao dito na hindi mga nag-aaral. Opo, hindi po sila nakakag-aaral. Sige. Pero Ate Janet, July pa pala, no? Tagal pa? Samahan ko po sila. Ay, opo. Salamat po, ha? Opo. Ate Janet, thank you so much. Opo, salamat opo, po. Salamat kayo sa Diyos, Ate Mary. Nakatagpo opo. Kayo ng isang tulad ni Ate Janet, no? Opo. Na napakabait sa inyo. Opo. Okay? Oh, wow, may kamote, may opo. Favorite kamote, tsaka itong kalabasa, pampalinaw ng mata. Opo. Pero tatanungin ko yung ating mga netizens na nanonood. Opo. Alin ang mas nakakapalinaw ng mata, kalabasa o yung wow legs? Kalabasa po. Ha? Sabi nila wow legs daw. Ay, sa iba po. Ha? Wow legs daw, hindi daw totoo yung kalabasa. Joke lang, joke lang. Ate Janet, alis na ako. Opo. Bye-bye po, bye-bye. Ingat thank po. You. Ingat po kayo ingat lagi. Po ingat kayo lagi. Ingat kayo lagi, Ate Mary Ann. Thank you.